All right, sa mga nag-aantay sa labang Inoue versus Tapales, December 26. Guys, meron pang isang Filipino fighter na mag-undercard sa laban nilang dalawa. Walang iba kundi si John Paul Gabonilas. From ERQ boxing team, and mas kilala siya sa tawag na Angas ng Cebu. Kung naalala nyo, last fight niya ata versus Mel Pajardo, medyo hindi lang maganda yung resulta ng laban nila ni Mel Pajardo. Pero ganun talaga, pag athlete ka or boxer ka, meron talaga mga tinatawag din na lucky punch. Meron talaga ding tinatawag na hindi ka palaging nanalo, minsan matatalo ka rin. And wag natin i-compare sa ibang boxer like Floyd Mayweather na walang talo. Kasi kanya-kanya naman tayong abilidad eh pagdating sa ibabaw ng ring, lalo na sa aming mga boksingero. Yung pagkatalo kasi ni John Paul Gabonilas kay Mel Pajardo, parang naging way, no? Parang naging way na mabigyan siya ng opportunity na lumaban sa Japan, undercard ni Marlon Tapales versus Inoue. At ang makakalaban ni John Paul Gabonilas dyan ay si Kanamo Sakama, parang matutulog sa kama to, ha. Nakita ko yung laban ng kalaban ni Paul. Magaling din, hindi rin talaga pipitsugin, and sa tingin ko kaya niya. Yun nga lang, pag lumaban tayo ng Japan, kailangan natin ipakita talaga na bugbog sarado sila. Kung maaari, pahintuin. Gaya ng ginawa ni Froilan Saludar nung lumaban siya sa Japan, na nakuha na yung OPBF title belt. So, sa tingin ko, magandang laban to. Yung John Paul Gabonilas, merong 10 laban, 7 yung KO, and 2 talo. Yung isang talo niya, yun nga yung kay Mel Pajardo, tapos walang tabla. He is 23 years old. And then si Kanamo Sakama is 8 wins and 7 KO. Walang talo, walang tabla. 20 years old naman. Perfect record talaga yung Japanese. So, dapat dito sa kalaban na to, kailangan talagang, sa akin lang ha, kailangan talagang magbigay ng magandang laban si Paul dyan. Kasi hindi pwedeng medyo relax na fight lang. Kung maaari, makipagsabayan, pagurin niya yung Japanese, mas marami suntok niya, 100% ako mananalo siya dyan. At hindi ko naman sinasabi na kung hindi siya manuntok masyado, matatalo siya. Pero ganun kasi talaga yung resulta pag sa Japan ka lumaban. Hindi kasi natin maiwasan yung mga judges, kasi 100% ako yung mga judges dyan may mga Hapon din. Hindi katulad kay Inoue at saka kay Tapales na parang pinipilit nila na walang Japanese judges na magja-judge sa fight nila para fair. So, tingnan natin. Sana maganda ang performance na ipakita ni Paul. Medyo mahaba naman yung preparasyon ni Gabonilas dito. So, sa tingin ko, kaya niyang bigyan ng magandang laban ito si Sakama. And magagaling yung mga coach ng ERQ, strength and conditioning nila. And nakita naman siguro ninyo yung mga laban ng ERQ boxers din nung lumaban sila sa Combate 15, no? Promotion ng Omega Boxing promotion. So ito pa pagdasal natin, guys, no, na matuloy to. Kasi sa totoo lang, may mga laban kasi na minsan napo-postpone. Katulad nung Ancajas versus kapatid ni Inoue. May tama sa ribs, may injury. Meron talagang ganon. So sana itong kay Gabonilas versus Sakama, sana hindi na ito ma-postpone. Para naman masubukan din ni Gabonilas na may pakita pa kung ano yung skill niya sa ibabaw ng ring. And katulad nga, experience ko rin yan eh, na-postpone din yung first fight ko sa professional. Na-postpone din po. Tapos na yung weigh-in, kinabukasan na yung laban, and then nung pumunta na kami sa laban,
nasa venue na, parang first bout ako, second bout, nagsusuot na ako ng fighting shoes. Lumapit yung gab sa akin, sabi sa akin, cancel yung fight mo, hindi matutuloy. Yun pa yung pinakaunang laban ko as a professional boxer. So, debut fight ko yun. Hindi natuloy kasi may sakit pala yung hindi pumasa sa medical yung kalaban ko. Parang si Janjan Santos ata yun. So, yun, na-cancel pa. Isipin nyo yan. Laban ko na ngayon. Pero bago mag-start, bago ko makyat sa ring, na-cancel pa. So, sana itong laban ni Gabonilas versus Sakama, sana hindi na ito ma-postpone. Para naman madagdagan yung Filipino na lalaban sa Japan, no? Undercard nga ni Inoue versus Tapales. So guys, supportahan natin yung mga Filipino na lalaban doon. At ipagdasal natin kasi panalo nila, panalo din natin yan. So good luck and train hard, Gabonilas. Saludo kami sa iyo at abangan namin yung laban mo.